carbon versus alloy, 1x versus 3x, Jory versus Altus. What's up mga aliens? So, kumusta kayo dyan? Ngayong araw, meron na naman tayong pag-aarap, no? So, kung napanood nyo yung alas tayo na pag-aarap ng si Parin Tosic Brandon and si Heroic Warrior 450. So, ngayong araw, meron tayong pag-aarap ulit na magaganap. Ito si Mountain Peak Explorer 2000 versus Mountain Peak Storm, no? So, titignan natin ngayon kung sino yung mananalo sa dalawa. So, comment down below kung napanood yung vlog na to. After nito is magbigay kayo ng sentimiento nyo. Kung ano ang pipiliin nyo sa dalawa, kung si Mountain Peak Explorer 2000 o si Mountain Peak Storm, magkalapit lang ang presyo nilang dalawa. Medyo magkalapit, no? So, ngayon, nandito tayo ngayon sa Gap Bikes. Pagpapalayasin natin yung dalawa. Isa side by side, comparison natin sila. Ano nga ba yung magandang specs yung dalawa? Sino nga bang pwedeng manalo? Sino nga pinaka-the best para sa inyo? Comment nyo sa baba mamaya pag napanood nyo yung dalawa. Kung sino yung pinaka-choice nyo, no? So, mahaba na intro natin. Ano pang hinintay natin? Simula natin ito. Let's go! Okay mga aliens, so bilang pagtatapat ni Mountain Peak Storm versus Mountain Peak Explorer 2000. So para sa lang 29er, uunahin natin tong si Mountain Peak Storm. Ito yung bumabagyo, no? So simulan na natin to. Yung frame nito is alloy na matte. Alloy na matte type. And nakikita nyo naman, so maganda rin yung pagkakamat niya. Ganyan, kilala si Mountain Peak, maganda yung mga ano niya. Ang colorway niya is kulay pula na may black. So yan, ganyan talaga yung ano ni Mountain Peak, no? Usually pula tsaka black. And the ICR sa kanyang down tube na walang kable pero dumaan sa kabila, yan. Ayan, sa kabilang down tube. Yung top tube niya may nakalagay dito, Innovation Technology Design. So pinag-isipan, in short, no, sa Tagalog, pinag-isipang maigi yung design nito. Yung head tube nito is siguro tapered na rin yata itong ganito, or malamang tapered to, 54 54. So sa baba nakikita nyo dito yung lagay nyo ng ulam, ayan, dalawa, isa and dalawa, and tingnan nyo yung ano nya, yung frame nya medyo may taba dito ng konti, ayan, and nakalagay dyan is new style top alloy series. Hindi natin mapasa yung iba dyan. Okay, yung size nga pala nito is a medium size, size 16 and 29F. Yung frame nito is a 29F na size medium. Punta naman tayo sa kanyang FD. Yung FD nito is wala. Huwag nyong hanapin ng wala dahil naka 1x lang yan. And syempre, milagusan mapunta sa mundo ng mga halimo yan. Naka Halotech na rin. And the pro wheel charm yung ginamit sa kanya na crank arm. Malamang ito is a Type 2. Yung T nito, 32 or 34 T yung ginamit sa kanya dito. And sa likod, ito may nakalagay itong Storm. So, bagyo. Yung RV naman nito na ginamit is a Diore. Shimano Diore. Ayan, maliit lang yung kanyang ano dyan? Yung pulley. And yung ginamit sa kanya na cassette sprocket is a naka 10 speed 11 42 yung ginamit sa kanya. Ayan, naka 10 speed dyan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, naka 10 speed. And ito is a naka quick release to si Mountain Peak Storm. Yung cabling ito dito dumaan sa ilalim, ayan. Ayan, sa pinakailalim siya, tumago siya doon. Sa pinakailalim niya doon, sa down tube. Sa likod, ito yung quick release niya sa likod. And yung rotors niya is 180mm. Mamaya, papakita ko sa inyo sa unahan. Naka 180mm, and dumaan din sa ilalim yung kanyang cabling para doon sa kanyang disc brake sa likod. Ito namang rims niya is a Mountain Peak na rin na alloy. Alloy material yung ginamit. And yung ginamit na gulong sa kanya is Kenda Tar, Island 6, 30 TPI casing wired bead. Yung size ng gulong nito is 29 by 2.20 yung ginamit sa kanya. Ayan,
29 by 2.20, nakabaltad lang, katumbas na niya, 700 by 55C. Ito yung kapal niya. Ayan, yan yung 29 by 2.20 na gulong. So, makapal-kapal and I think pass pa uling na rin yung ganitong gulong. Yung seat post naman na ginamit sa kanya is a Branta. Ayan, Branta's Drive. Magandang klase na rin yan. And yung alloy na rin pala to, yung seat post niya. And yung seat club niya is alloy na rin. Itong pedals niya is malamang isa bakal yata or alloy. So wala akong magnet. Hindi ko dala yung intergalactic magnet natin. Oh. Yung upuan naman nito is a Mountain Peak na rin. Yan yung tatak ng Mountain Peak. Yung ginawa sa tuktok ng mundok ng Tralala. Ayan, Mountain Peak na rin. And himasi natin, sabi nga ni Chikoy, 21 himasi natin yan. Shoutout sa'yo Chikoy, no? Himas-himasin natin yan. Ay malambot yung upuan niya. Ride without limitations. Mountain Peak. And punta naman tayo sa kanyang top tube. Ayan, nakalagay dito SP. Ayan, SP Domi Consume Jointing. Nakalagay dyan. Ayun, mag-focus. Ayan, Consume Jointing nakalagay doon. So, ayun, mag-focus. Storm sa top tube niya. Sarap naman ito. Alin na rin itong kanyang port sa unahan. And may lockout dito, manual lockout. And syempre airtight na rin. Ayan. Ayaw lang mag-focus, pero airtight yan. So di ba tayo sa kabila? Mountain Peak yung port. Yung rotors na ginamit sa kanya is a 180mm. Pakita ko sa inyo, 180. Ayan, yung 180mm. So, di lang siya nag-ano. Ayan, 180. Ayan, 180mm. And, quick release siya sa unahan. And, Shimano, yung kanyang brake caliper. Punta naman tayo sa kanyang sumabit yung mic natin. Ayan, yung system naman niya, isa, syempre, Branta na rin. Branta Ascent yung ginamit and mahaba to. Hindi ko kabisado yung size nito, 90 yata, 80. Yung ganitong size. Pasensya na, hindi ko pumili sa mga size ng ganito. And Branta na rin yung stem niya. Yung handlebar naman niya is a Branta Stride din. Ayan, Branta Stride na naka-box sweep. Kung kitang-kita niya, naka-box sweep yan. Straight yung ganon, yung medway ito may pagka-box sweep na pag ganon. Para siyang sonic boom ni Guile ng Street Fighter. Yung ginamit naman na shifter sa kanya, syempre, Shimano Diori na rin yan na 10 speed. Ayan, medyo malabo lang, nakalagay doon 10 speed. And yung brake na ginamit sa kanya is a MT200. MT200 yung ginamit sa kanya. So ayan, makakita ko sa inyo yung design niya. Yung may nakalagay na MT200 na malabo lang, pero MT200 yung mga ganyan. Hydraulic na rin na MT200. So ayan si ano, ayan si Mountain Peak Storm. Ito yung lock na pala lang ano niya ng kanyang RD. May lock na pala yung RD nito. Ayan. So kung hindi kayo pamilyar dyan, hindi rin ako pamilyar dyan. Ito yung nilalock yung RD niya, si 10 speed ng Diore. So ayan si Mountain Peak Storm 29er medium side frame, naka 1x10 speed. Shimano Diore yung RD, yung shifter is Diore na rin. Yung hydraulic brake niya is Shimano MT200. Medium size, naka disc brake 180mm, naka hollow tech. Ang presyo niyan is 32,000 dito sa Gab Bikes, no? Okay mga alien, so ito naman yung Mountain Peak Explore. So kanina pinakita ko sa inyo si Mountain Peak Storm. Ito yung Explore 2000. So tignan natin kung anong meron kay Explore 2000 para makapag-decide kayo kung anong pipiliin nyo sa kanilang dalawa kapag napunta kayo sa isang shop na meron itong dalawa, no? Ayan, sa nakikita nyo yung ano niya is naka-matte din siya, matte black na may gray dito sa baba. Mountain Peak, yung word na Mountain Peak niya is black. Sa taas, Explore is black din. 2000. Ito yung datak nila na ginawa sa tuktok na bundok ng Tralala. Mountain Peak. And yung ICM niya is nasa baba. Nasa kanyang down tube. So yung cabling nito is dumaan sa kanyang down tube. And meron din sa kanyang top tube.
Ito yung top tube niya, meron din sa down tube, may dumaan din. Yung head tube niya, isa maganda oh. Naka-head, naka-tapered na rin. Tingnan natin yung hanap niya. Ayan yung hanap niya, Mountain Peak, tapered na rin yung head tube niya. Ayan. And pag titingnan niya sa down tube niya, mas mataba ito kaysa doon kay Mountain Peak Explorer 2000. Ayan. Yung size nga pala nito is a medium size frame din. Ang ginamit sa kanya is a carbon nga pala to na T700. Carbon fiber. Ayan. So na carbon fiber to. Yung frame niya is a carbon na T700 yung material na ginamit. Punta naman tayo sa kanyang FD. Yung FD nito, ito dumaan yung cabling niya sa taas. Ayan. Tumagos dito yung butas dito sa top tube niya. Yung FD. And yung FD nito is a Shimano Altus. And meron din ditong butas pero hindi pinadaan dito yung FD niya. Pinadaan sa kanyang top tube. This is tingin ko magandang decision. It's a wise decision, no? Pinadaan dito dahil kung gaganon pa dito, isa pangit na tignan. And mayroon ditong dalawang lagay na ulam, ito tsaka ito. Yung crank naman na ginamit sa kanya, itong pinakamalaking crank niya is a 42. Naka-3x yan. Ayan, naka-3x. And the seal bearing na rin. And tingin ko press kit yata yung ginamit dito. Ako yung may pano, parang press fit yung ginamit sa kanya. Yung frame nito, parang press fit na eh. And Harutech, may lagong sa mapunta sa mundo ng mga limo yan. And Pro Wheel. Pro Wheel, Solo, ganun. Yeah, basta, yun na yun, Pro Wheel. And dito sa likod, mayroon dito nga T700 na carbon. Technology na ano. So yun yung material na ginamit sa kanya. I-google nyo na lang yung kaibahan ng mga T700, no? Assignment nyo yan. Hindi ko rin masyadong familiar yan, no? Hindi ko pa naaan yan. T700 yung material na ginamit. And yung AV niya, yung cabling dumaan dito sa kanyang down tube din. So malinis yung cabling nito. And Shimano Altus na rin yung ginamit. Naka 9 speed. Ayan, Altus na rin. And 9 speed siyempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naka-11, 32, yung kanyang ka-size bracket. Ayan, 32 yan. Ayun na mag-focus yan, 32. 11, 32. And ito is alloy na rin, yung rims na ginamit sa kanya. Alloy, and yung gulong. Aerobic pala yung ano niya, aerobic yung ginamit sa kanya na rims na alloy. And yung gulong nito is a 29 na binto na CST All Terrain. Sabila naman, yung rotors nito is mas malaki yata ito. 160mm pala yung rotors nito. 160mm and meron siyang quick release dito. I-check natin kung quick release o ano siya. Ayan, quick release pa ito, so hindi pa ito true axle. Nakakapakoy ano dito eh. May butas dito. So naka-alloy siya. Naka-true axle. Quick release pala. Ayan yung seatbelt na ginamit sa kanya. Ayan. Mataba. 30.6 yata ito. 31. And meron siya dito ano, yung hindi pa siya naka-quick release sa kanyang seat toes. Ayan. So kailangan mo ng gamit dyan bago mo maangat yung mababa yung puwan niya. Yung seat, yung saddle na ginamit sa kanya, ayan. May pagkamalambot din, yung saddle niya. Wala siyang datak eh, hindi ko alam kung mounted pin dito. And malamang ito, alloy na rin ito. Hindi ko dala yung magnet ko eh. Punta naman tayo sa kanyang harap. Yung harap nito, isang mountain peak na rin yung ginamit sa kanya. Na fork. Mountain peak na fork. Ito yung manual lockout niya. And air type na rin siya. Yung stem naman na ginamit sa kanya is a Mountain Peak na rin na 5LM. Yan. And the design and engineered in a Mountain Peak yan. Ayan yung kaya-ano dyan yun. Design and engineered Mountain Peak. Pag tinagalog mo yan, ngayon mo sa tuktok ng mundok ng talala. Ayan. Mountain Peak. Mahaba-haba. Ay, may kumikli lang. Mga 60 yata yung haba nito. Hindi ako sure ha. Mountain Peak na rin yung ginamit sa kanya.
na handle back and naka back sweep din. Ah, hindi pala, straight back pala to. Kala ko back sweep eh. Yung ginamit naman sa kanya na shifter is a Shimano Altus and the MT200 yung ginamit sa kanya na hydraulic brake. Yung rotors niya is a 160mm sa unahan and meron din siya ditong ito pala is a quick release din yung port niya, quick release na rin yan. And walang ano yung hubs niya, walang datak, tailgate 29x2.10 yung gulong. Ayan, ready na may 2.10. So ayan si Mountain Peak Explorer 2000 2021 model, naka 3x9 speed, naka halo tech 1132 yung cassette sprocket nya, carbon T700 yung kanyang body o yung frame, alo yung ibang parts, naka ICR sa kanyang down tube, and naka ano na, naka tapered na rin. Okay mga aliens, so medyo maingay dito, patensya na dito, magandang watt comparison yung dalawa eh. Ito si Mountain Peak Explorer versus Mountain Peak Storm. So simulan natin sa kanilang frame. Yung frame ni Mountain Peak Explorer is a carbon, ICR sa kanyang down tube, and the tapered na rin yan. Maganda yung pagkakatapered nya, and tignan yung body nya. While si ano naman, Mountain Peak Storm is a alloy, 6061 yung ginamit sa kanya na material, while si ano naman is a carbon at T700, ICR sa kanyang down tube, and tapered na rin. So sa FD naman tayo, walang FD si Mountain Peak Storm, while si Mountain Peak Explorer naman is a meron, naka-Altus. Naka-alto siya. Pagdating naman sa kanyang crank, sa crank naman isa naka-halotech na rin to, and then naka-3x si Mountain Peak Explorer. Samantalang si Mountain Peak Storm naman isa naka-1x na halotech na rin. May lagos ang mamunta sa mundo ng mga halimaw. Sa RFD naman, ang RFD nito isa naka-Diore, Shimano Diore na may lock dito. Yung cassette bracket niya is 1140T yung ginamit sa kanyang cassette bracket, while kaya niya naman is naka-Altus, naka 9 speed 10 speed si 100 Big Storm. Ito naman is si Explorer 2000 is naka 9 speed 1132 naman yung ginamit sa kanyang cassette bracket. Pagkita naman sa gulong, ito is Aerowick yung rims na ginamit sa kanya, 29x2.10 ito si Mountain Peak Explorer. CST All Terrain yung ginamit na gulong. Ayan yung 29x2.0 ni Mountain Peak Explorer 2000. So dito naman tayo kaya Mountain Peak Storm, yung ginamit sa kanya na rin si Mountain Peak. Ayan, Mountain Peak alloy na rin yan. And yung gulong na ginamit sa kanya is a Kenda. Kenda Tar Island 6. Ayan, wire bead. And 29x2.20. So ang equivalent niyan is a 700x55C. Ayan yung kapal ng gulong nila. Ito yung 2.20. Pagkita naman sa kanilang seat post, ito is alloy, Branta Stripe, and maganda yung seat post ito. So lamang sa akin to si Mountain Peak Storm sa seat post, dahil lamang na lamang sa ganda ng seat post niya. And yung seat clap niya is alloy na rin to, Branta. Dito naman tayo sa kabila, is a Mountain Peak yung ginamit sa kanya. And wala siyang ano dito, kailangan mo ng tools bago ma-adjust tong upuan niya. And napakasimple lang nung ano nito, nung saddle niya ni Mountain Peak Explorer. So sa seat post, panalo sa akin si Mountain Peak Storm. Pagdating naman sa kanyang port, yung port nito is a Mountain Peak na rin, and airtight. Ayan, airtight na rin yan. And yung rotors na, isama na rin natin, 160mm rotors, and quick release na rin yan. Samantalang si Mountain Peak Storm naman is a Mountain Peak din yung ginamit dito, and alloy na rin yan. Ito, manual lockout
And meron na rin niyang F dito. Pagkita naman sa kanyang ano, isa 160mm din to. And lang, may quick release din, Shimano. Pagkita naman sa kanilang handlebar, isali na rin to. Ito ay parang naka-back sweep, may pagka-back sweep to. Si Mountain Peak Storm. And yung ano naman na isa brand Ascend. Yung kanyang stem ay 60 yata to, 80 yung haba nito. Mountain Peak Storm. Samantalang si Mountain Peak Explorer 2000 naman is yung stem niya is Mountain Peak din. Ayan, 5nm nakalagay dyan. And straight bar naman yung ginamit dito. Nasa 600 yata to 700 yung haba. Pagkati naman sa kanilang brake and shifter, kaya Mountain Peak Explorer ang brake niya is a Shimano MT200 and naka-altos yung shifter niya. Pagdating naman kaya Mountain Peak Storm, MT200 and the Diore 10 speed yung shifter nito. Naka 1x. So yan. Parehong medium size. Size 16 to 17 to mga ganito. Parehong dalawa yung lagay na ulam dito. Ito at saka to. And ito at saka to. Si Mountain Peak Storm is a naka 1x 10 speed. Samantalang si Mountain Peak Explorer naman 2000 is naka 3x9 speed. 11 32 versus 11 42. Ayan, ito carbon yung frame. Ito naman isa alloy carbon T700 yung frame na ginamit sa kanya or material. Ito naman niya 1661, kung ano nagkakamali, 1661 alloy yung ginamit sa kanya. So ang presyo nito ni Mountain Peak Explorer 2000 is 38,000 dito. Why si ano naman is 32,000 si Mountain Peak Storm. So comment down below kung anong masasabi nyo sa comparison natin dalawa. Kay paring Mountain Peak Storm versus kay Mountain Peak Explorer 2000. Carbon versus alloy. 1x versus 3x. Diore versus Altus. 38,000 versus 32,000. Comment down below kung sino ang nagbagay sa inyo sa sarili nyong opinion. Okay mga aliens, so naipakita ko na sa inyo yung side by side comparison ng dalawa ni Mountain Peak Explorer 2000 versus Mountain Peak Storm. So comment down below kung ano yung pipiliin nyo sa dalawa. Kung mayroon kayong budget na 38,000 or 32,000, no? So comment down below. Ayun, kung hindi mo nakasubscribe, isubscribe mo na yan dahil marami pa tayong budget at planeta na pumuntahan. So yun lang, maraming salamat. I love you. So be it.